Hi guys, in this video ay ituturo ko sa inyo kung paano kayo kumita ng $100 per day ngayong taong 2022. Kung excited ka na at gusto mong malaman kung paano, panoorin mo yung video na to at ituturo ko sa iyo yung full step by step kung paano kayo kumita ng $100 per day ngayong susunod na taon na 2022. So let's go! Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, wag na nating patagalin. Let's go! So, before tayo mag-start, guys, ito yung account ko po dito. Kaya dito, kumikita tayo ng $100 per day at mas higit pa minsan. So, ito po yung aking personal account. But first, ituturo ko sa inyo kung ano yung platform na to at kung paano kayo mag-start dito po sa platform na to. So, guys, magre-register muna tayo dito sa platform na to kung saan pwede tayong kumita ng $100 per day sa strategy na ituturo ko sa inyo. Hindi sa platform lang, yung strategy na malalaman nyo inside this video. Pero kailangan natin tong platform na to para kumita po tayo sa strategy na yon. So, ila-enter nyo lang po yung valid and active na email nyo. Ilagay nyo po yung verification. Paano mangyayari yon? I-click mo muna yung send. Punta ka dun sa email mo. Meron silang isesend na anim na number at yun ang i-input nyo dito. Kung walang tumating, minsan okay na rin yan. And then, ilagay nyo po yung password. Ilagay nyo po yung password nyo. And then, sa baba, kailangan nyo lang po ng i-activate. I-click nyo lang itong get started. After that, meron na po kayong account dito po sa platform na to. And then, guys, mag-login lang po tayo. Once na mag-login tayo, ito na po yung mismong makikita natin sa tutorial na to. So, ito na po yung ating platform. So, ang gagawin mo munang first step is i-secure yung account mo. Kailangan nating ma-secure yung account. Paano gawin yon? Click mo lang yan and then click mo lang yung account security. Pwede nyo baguhin yung password nyo dito. Maglalagay po kayo ng pwedeng 2FA at baguhin nyo yung password para mas safe and secure yung account nyo. Kapag nagawa nyo na po yan, ang next step na gagawin na natin is magde-deposit tayo. Click nyo lang yung deposit. So, once nagawa nyo po yung deposit na yan, ang mangyayari ay pwede na po kayong mag-deposit. Ngayon guys, maraming mga pwedeng gamitin para sa deposit. Pwede po tayong direct sa ating credit card o kaya yung ating debit card. Gamit po yung pansya. Pero pwede rin po ngayon yung coins.ph. Yung coins.ph pwede natin gamitin gamit po yung pwede na yung USDC, meron na sila, or pwede na rin po yung XRP. Kung po pwede na siya ngayon. Kasi before, yung past few days at past few weeks, hindi nakakapag-send gamit po yung coins.ph. Pero meron na rin silang USDC, pwede natin gamitin to transfer po dito sa Bityard. Ang maganda nito is minimum deposit is zero. So, kahit magkano lang, pwede tayong mag-deposit po dito sa Bityard. Gamit po yung USDC or USD coin or pwede rin po yung XRP which is mura din po yung transaction fee. So, kapag okay na yan, pwede na po tayong mag-start dun sa strategy na malalaman nyo inside this video. Gagawin natin dito guys, marami na kasi silang mga bagong-bagong coin na wala sa mga ibang cryptocurrency exchanger na mahirap hanapin. Halimbawa, ito yung hinahanap ko lagi doon sa Binance, hindi ko mahanap kasi wala pa siya doon. Halimbawa, dito, punta tayo dito sa spot, click natin itong spot at hanapin natin itong meme coin. Hinahanap ko to dati, hindi ko mahanap doon sa iba't ibang mga platform. Pero dito, nahanap ko siya, yung Saitama. Marami nag-recommend sa akin kasi ito noon. So, nakita nyo nga, yung Saitama ngayon is 15% nagtumaas. Kasi mahirap hanapin. So, dito, nahanap ko siya. So, if you want to trade Saitama, meron po dito sa Bityard. Maganda kasi, so ito ay meme coin. Hindi ko sinasabi na ito ay i-trade nyo. Pero dahil ito, hinahanap ko before, nahanap ko pala dito sa Bityard. Meron na siya dito. Pag-aralan nyo kung kailan kayo mag-e-entry. Although, pwede na siya ngayon. Pwede siya ngayon. Okay? Kasi mababa yung price compared before. Kung check natin yung day niya, yung isang ay one day na time frame, okay, dati ay umabot na siya ng, magkano ba yan? 50. Yan yung price niya dati. So, 0.0000, ganun. Yung ilang zero yan, yan. Okay, umabot na siya dati ng 50 or 68. Ngayon is 0.51 lang. Okay, so ito yung price niya. So, if you want, i-trade, meron dito po sa Bityard. Pag sinabing spot pala, bibilihin mo siya ng mababa at ibebenta mo kapag mataas na. So, may potential pa to kasi wala pa siya sa Binance. So, available po dito sa Bityard. Ano pa yung crypto na alam ko na maganda yung performance? Yung crypto.com. So, hindi available sa Binance kasi kalaban niya or magkaiba sila ng exchanger. Ito ay native token ng crypto.com.
Kaya hindi siya available doon sa Binance. Kasi yung pinakamalaki. Baka hindi nga siya magiging available. Pero dito sa Bityard, available siya. Plus, yung isa pa, yung KCS, which is maganda rin po na project to. Ito namang KCS is yung KuCoin token. Ito naman yung native token ng KuCoin na cryptocurrency exchanger. So, available din po dito sa Bityard. So, ngayon ay bibili tayo ng KuCoin. So, bibili ako ngayon para makita nyo. At kasi gusto ko rin to. Good project to. Okay? Parang Binance. Nakikita ko siya sa Binance. Yung Binance before, ganito yung price niya lang. And then suddenly, umabot na siya ngayon ng 500. So, kung bibili yung 5,000 at magiging ganon, edi maganda yung performance. Okay? So, bibili tayo ngayon. So, meron tayong available na 195 USDT. So, bibili ako ng $100. Okay na sa akin yung price na yan. So, limit, pwede nyong baguhin. Okay? So, pwede nyo rin baguhin yung price. Pero sa akin, okay na siguro yan para mabilis na makabili. Or pwede nating ibaba ng 60, ganon. So, bibili ako ng worth $100. Yan. So, $100 na aking USDT, lalagay mo lang dyan. Makakabili ka ng 4.37 na KuCoin or KCS. So, mangyayari, click lang natin itong buy KCS. So, successfully commission. Automatic, nakabili ako. Yan. So, makikita nyo dyan, or yung merong order pala. Hindi pa, kasi hindi pa na-reach yung limit na nilagay ko. Pag na-reach niya yun, so, automatic na yan na makakabili tayo. Yan. So, makikita mo dito sa order history. Kapag hindi nakabili, di pwede mo re-cancel. Pero hintayin ko na lang na bumaba siya ng or tumaas siya ng, magkano ba yung price na yun? 22,864 bumaba. Kasi tumaas siya ng 22,920. Pag bumaba konti yan, ma-reach niya yung limit na lagay ko, yan, makabili ako ng KuCoin. Kapag tumaas to ng 28,30 or hintayin ko na lang siya, umabot ng 100, kung tataas siya ng 100, tsaka ko bebenta. Doon kikita yung $100 ko. Yung $100 na sinasabi ko, eh, syempre, dapat medyo malaki rin yung capital mo. So, if you have capital na $1,000 to $2,000, pwede po yung kumita ng $100 sa ganito. So, marami na kasing cryptocurrency dito sa Bityard. Napakarami na po. Pili lang po kayo. So, marami silang meme coin. More than kwan na yung kwan nila eh. 100 na yata. Lahat, check nyo yung mga available dito. Maraming walang magandang projects na hindi available sa ibang mga cryptocurrency. Ang meron lang dun sa PancakeSwap. Pero dito guys, napakarami. Maraming available na nakita ko kanina na pwede na po nating i-trade dito po sa Bityard. So, ganun lang yung pwede natin gawin para kumita tayo ng $100. Dapat consistent tayo. Walang talo sa spot. Bakit? Kasi yung spot, pag bumaba dun sa price na pabili mo, huwag mo munang ibenta. Hintayin mo lang na tumaas ulit, saka mo siya ibenta. Hindi magiging zero yan. Before, tinatanong ko yung sarili ko kung baga maging zero yung price ng mga yan. Hindi. Bumaba ba sila ng sadsad, sumasadsad yung price niya, pero pwedeng bumalik din ulit o kaya mas malaki pa dun sa price na binili mo. So parang ako, meron akong binili dito, makikita nyo mamaya, kaya dito sa aking asset, meron akong Shiba. So bumaba yung price nung bumili ako, hindi ko siya binibenta. Hinihintay ko lang siya. Okay? So hinihintay ko lang muna na bumalik. So meron akong 43 million na Shiba. Okay? So medyo mas mataas yung price nung binili ko kumpara ngayon. Pero hindi ko siya ibinebenta. Hintayin ko lang na tumaas ulit, tsaka ko siya ibenta. Okay? Kasi spot naman. Hindi siya maliliquidate yung pera natin. At hindi rin magiging zero yan. Parang ito, meron akong biniling Sol. Yung binili ko dati is $49 lang. Yung worth niya. Pero ngayon, 54 na. Di meron akong $5. The same with MOBR. Meron akong dyan. 20 lang yan. Okay? So, tumataas kasi yung price, tsaka ko siya ibinebenta. Ngayon, baka tatanungin mo sa akin, paano ba ibenta yan, Mark? So, basic lang din ang pagbebenta dito. Sa spot lang din, lalagay ka, punta ka dun sa spot. Kapag nasa spot ka na, punta ka lang dito sa sell. So, dito, hanapin mo lang kung ano yung cryptocurrency mo, and then, ilalagay mo lang dito yung sell. Okay? So, babalang tayo. Dito, ibebenta mo yung cryptocurrency mo. So, nakita nyo guys, wala na yung open order. Ibig sabihin na i-trade na yon yung ating kanina. Naka-fulfill na siya. So, ito yon. So, nakabili ako. So, meron akong nabili na 4.37 na KuCoin. Kasi $22 yung isa. Kasi $100 lang yung binili ko. So, kung ibebenta ko yan, click ko lang itong sell.
Lagay mo ano yung cryptocurrency on dito, hanapin nyo lang dito, search nyo yan. So, halimbawa, yung ating KCS, hinahanap ko to eh sa ibang cryptocurrency. Pero meron na rin siya sa iba, pero hinahanap ko rin dito sa Bityard, available din pala siya. So, halimbawa, ibebenta ko siya. So, 100%, then click mo yung sell KCS sa price na yan. Pero syempre, hindi ko bebenta ng mas mababa dun sa binili ko. So, halimbawa, pag umabot na yan ng 30, 30 yung price niya, so, kikita ako ng $30. So, halimbawa, umabot siya ng 50, edi kikita ako ng $118. Kasi 100 lang yung perang nilagay ko, di ba? So, ganun lang kadali. Sell KCS. Sa withdraw naman, madali lang guys mag-withdraw dito po sa Bityard. Napakadali. Eh, dito sa baba, so assets, then click mo lang yung withdraw. So, ang tanungin mo sa akin, Mark, nakapag-withdraw ka na ba dyan? Yes, maraming beses na akong nakapag-withdraw. Pero ang strategy na ginagawa ko for withdrawal nito is P2P. Yung mga gusto ng cryptocurrency, binibigay sa akin yung GCash o kaya pera nila sa bangko and then sinesend ko sa kanila yung mismong cryptocurrency. Yung P2P or peer-to-peer lang po yung pagta-transfer ko. Pwede bang direct sa ATM? Pwede. Okay, pwede. Pero dapat may taong na magpapadala sa iyo ng pera, then papadala mo naman sa kanya yung cryptocurrency. Okay, ganun lang kadali dito, guys. Ganun lang kadali. Pwede kayong kumita po dito sa Bityard. Ngayon 2022, pwede niyong pag-aralan. Hindi isang upuan lang yan, guys. Magaling na kayo. So, marami mo ng mga failure, marami mo ng mga... Siyempre, may risk din. Kasi yung iba, gusto nilang malaman na may risk ba yung mga tinuturo mo? Yes. Trading. The higher the risk, the higher the return. The lower the risk, the lower the return. So, it's up to you kung anong gusto nyo return. If you want higher return, higher risk. Lower return, lower risk. Yun po yung prinsipyo sa trading. So, ito lang yung aking maishishare in this video. Sana nagustuhan nyo. Okay. Ngayon, baka tanungin nyo pa pala, ilang beses ba ako mag-spot sa isang araw? Unlimited. It's up to you. Decision nyo yan. Kahit gaano karami, pwede kayong mag-trade. So, kaya pwede nyo pag-aralan. Ang minimum dito, $2 lang, pwede na kayo mag-trade. 100 pesos lang po pwede. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.